Sa isang bangka, biglang yumuko ang isang lalaki, saka nahulog sa deck. Kasunod na ang kanyang mga binti ay nakatiklop sa pamamagitan ng isang hindi kilalang force na umiikot sa hindi maisip na paraan. Takot na takot ang babaeng katabi niya sa nakakakilabot na eksenang ito. Maya-maya ay nakahalukit-kip din ang braso niya. Siya ay patuloy na sumisigaw pagkatapos ay hinimatay sa sakit. Makalipas ang isang oras, ang mga investigador, sina Audrey at Nathan ay dumating sa pinangyarihan, buti na lang hindi patay ang lalaki. Ngunit ang sabi ng doktor ay mas malala na siya kaysa sa patay na may hindi bababa sa 50 bali ng buto sa buong katawan. Patuloy na sinasabi ng doktor na kakaiba ang mga sugat ng lalaki na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. May napansin si Audrey na itim sa bawat sugat ng lalaki. Hindi nagtagal matapos ang pangyayari, may isang kakaibang pagpatay sa isang kumpanya ng real estate. Ang biktima ay isang tindero at ang kanyang kalagayan ay kakilakilabot. Ang kanyang buong katawan ay hiniwa sa 4 na bahagi. Ang mga hiwa ay tuwid at malinis. Pumunta si Audrey sa bangkay at may nakita siyang kakaiba sa ilalim ng mesa. Hinawakan niya ito at napagtanto na ito ay ang parehong itim na bagay na tila magkaugnay ang dalawang pagpatay. Sa wakas, lumabas ang test report. Graphite pala ang itim na bagay. Karaniwan ng mga artista ay gagamit ng mga graphite stick upang gumuhit ng mga sketch. Kaya pumunta sina Audrey at Nathan sa lokal na tindahan ng stationery para mag-imbestiga. Ibinigay sa kanila ng tindera ang mga pangalan ng lahat ng taong bumili ng graphite sticks. Kamakailan pagkatapos ng ilang pagsasaliksik, sa tingin nila ang pinakakahinahinala ay isang lalaking nagngangalang Jimmy. Kaya pumunta sila sa pantalan para hanapin si Jimmy. Para sa mga layuning pangseguridad ay nagdala sila ng sniper para maprotektahan sila na may kasamang baril sa likod ng sasakyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang magkita sila ni Jimmy ay may kakaibang nangyari. Laking gulat nila nang makitang biglang nawala ang bibig ni Jimmy. Makalipas ang ilang segundo, wala pang isang minuto ay nataklop na ang kanyang mga tainga. Parang nabubura lahat ng ibang organs ng mukha niya maliban sa ilong niya. Pagkatapos ay ipinadala si Jimmy sa ospital. Tahimik siyang nakahiga sa kama na literal na walang ekspresyon. Sinabi ng doktor na si Jimmy ay karaniwang bingi na bulag at pipi at hindi niya alam kung paano ito gagamutin. Isang araw lang ay nagkaroon na ng 3 kakaibang kaso ang bayan. Nakakaramdam ng stress ang dalawa. Nang maglaon, nalaman nilang ang kasintahang ni Jimmy na si Vicky ay isang guro at eksaktong nagtuturo siya ng sketching, kaya pumunta sila upang imbestigahan si Vicky na nagkaklase sa panahong iyon. Nang malaman ni Vicky na mga ahente sila ng FBI ay kinakabahan siya at ayaw makipagtulungan sa kanila. Kaya't ang dalawa ay pumuslit sa bahay ni Vicky upang mag-imbestiga habang siya ay nasa trabaho. Kakaiba nga ang gulo ng bahay ni Vicky at parang may bago lang dito. Patuloy sila sa paghahanap sa bahay. Biglang sumabog ang base ng walang dahilan. Gulat na gulat sila. Susunod, talagang natuklasan ni Audrey ang isang sketch ni Nathan sa dingding. Nang hinawakan niya ang sketch, lumipad si Nathan pabalik sa dingding. Ngayon ay naiintindihan na nila ang lahat. Kung ano man ang mangyari sa larawang iginuhit ni Vicky ay nangyayari sa tao o bagay sa totoong buhay. At hindi aksidente ang pagsabog ng vase, kundi dahil sa pagtapak ni Nathan sa sketch nito. Pagkatapos, nakita nila si Vicky na nakaupo sa gilid ng kalsada at nagdodrawing ng kung ano. Iniisip ni Audrey na si Vicky ang mamamatay tao, kaya pumunta siya at tinanong si Vicky, ngunit sinabi ni Vicky na hindi niya sinaktan ang sinuman, at pagkatapos ay sinabi ni Vicky kay Audrey ang lahat. Ilang araw na ang nakalipas, aksidenteng natuklasan ng isang negosyanteng nagngangalang Richards ang kamanghamanghang kapangyarihan ni Vicky. Pagkatapos ay ikinulong niya ang ama ni Vicky na nang blackmail kay Vicky upang gumuhit ng mga larawan ng lahat ng tao sa bayan ng walang pagkaantala. Dinala ni Vicky sina Audrey at Nathan sa pantalan at hinanap ang bangka ni Richard. Napapansin din sila ni Richard pero hindi man lang siya natatakot. Marami siyang larawan ng mga tao, lalo na ang isang ito sa kanyang kamay kung saan nakasketch dito ang buong bayan. Inutusan sila ni Richard na umalis kaagad sa lugar, kung hindi ay lulukutin ni Richard ang sketch bilang isang bola ng papel. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip nang malapit na silang umatras, may sumuntok sa mukha ni Richard na nagpatumba sa kanya at ang sketch ay bumagsak sa lupa. Pinadala pala ni Audrey ang kaibigan niyang si Duke para pumuslit sa bangka ni Richard, at ngayon ay nakay Duke na ang sketch ng mukha ni Richard. Nang iabot ni Duke ang sketch kay Audrey, nasuntok ni Richard si Duke at aksidenteng nahulog sa tubig ang kanyang larawan. Dahil dito, bumagsak si Richard na may tubig na lumalabas sa kanyang bibig. Para siyang nalulunod. Gustong kunin ni Nathan ang sketch kaya kumuha siya ng salapang para isabit ito, ngunit nabigo siya. Lumubog ito at parang namatay si Richard dahil sa pagkalunod. Sa huli ay matagumpay na nailigtas ang ama ni Vicky.